nyo ba, mga igan, kung bakit kulay itim po ang balat ng poong Nazareno? At pagpapalit ng damit ng imahe sa isang taon, ilang beses kaya? Yan at iba pang trivia tungkol sa poong Nazareno sa report na ito. Ang malaalong tagpong nasasaksihan sa Maynila taon-taon. Patunay raw ng debosyon ng milyong-milyong Pilipino sa itim na Nazareno. Ang matinding sikat ng araw at di mahulugang karayom na bulto ng tao, sakripisyong handang ialay bilang pamamanata sa pag-asang magluluwal ito ng grasya at milagro. Yung presensya ng itim na Nazareno, kung ano yung sinisimbolo niya, no, yung passion, yung kamatayan ni Kristo, no, ay simbolo rin siya ng kwento ng mga tao, yung pakikibaka sa buhay at yung hahantungan ng lahat ng mga tao, yung kamatayan. Ang mga deboto, karaniwang nakikitang humahalik o nagpapahid ng panyo sa poon. Ang ilan na kayapak pang sinusundan ang karosa. Ito ay mga instrumento ito para magkaroon ng connection. At instrumento ito na maring daluyan ng grasya ng Diyos. Basta ang mahalaga yung pananampalataya natin. Apat na siglo na ang nakararaan, dinala ng mga prailing Agustina ng itim na Nazareno mula Mexico. Naging itim daw ang balat nito matapos masunog ang sinasakyang barko. Pero ayon sa mismong kura paroko ng simbahan ng Quiapo, posible raw nagawa talaga sa tikot ang imahe. Isang uri ng kahoy na nagiging itim sa paglipas ng panahon. Milagroso rin daw ang pagkakaligtas nito mula sa mga sunog sa simbahan ng Quiapo noong 1791 at 1929. Malalakas sa lindol noong 1645 at 1863. At maging sa pinsalang dulot ng mga bomba noong World War II. Yung buhay ng mga Pilipino ay mahirap talaga. So kinailangan nila ng kakapitan para magpatuloy. At siguro doon din may iugnay yung paglakas ng pananampalataya nila. Sa paglipas sa mga taon, ilang interesanteng bagay ang umuspong kaugnay ng pista. Alam nyo bang hindi ang buong orihinal na imahe ang pinaparada? Matapos ipag-utos ni dati Monsignor Jose Abriol ang pagpapagawa ng replika, iniwan na sa simbahan ng Quiapo ang orihinal na ulo ng imahe. Tanging orihinal na katawan nito ang inililibot sa prosesyon tuwing pista. Maski hindi pista, tuloy-tuloy rin ang pag-aalaga ng mga deboto sa imahe. Katunayan, araw-araw itong pinupunasan ng langis at 7 beses taon-taon pinapalitan ng damit. Ang ibang deboto, nag-aalay pa ng kanilang buhok para gawing pilupa ng Nazareno. Milyong-milyong deboto, milyong-milyong muka ng pananampalataya. Pero higit daw sa haba ng prosesyon sa isang araw kada taon, ang kahalagahan ng kabutihan at pagkikipagkapwa-tao ay hindi pista ng poong. Ito'y nagagaling sa kaloob-looban ng isang deboto na nais makiisa sa paghihirap at sakripisyon na ating Panginoon, nais magpasalamat sa kanyang mabiyaya. Kung tutuusin, ang sinasamba talaga ay hindi naman yung totem, no? Kung hindi, ang sineselebrate yung pagkakaisa, yung solidarity, o yung pagkakaisa ng mga mamamayan na tayong lahat ay nagsasakripisyo, tayong lahat ay nakakaranas ng hirap, at tayong lahat may aspirasyon na isalba natin ang ating mga sarili dito. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat.